guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang ilang pa sa mga ritual para po tayo ay umasenso sa darating na 2020? Ito po ay napaka-epektibo at dapat po ito ay gagawin po natin sa mismong bagong taon. Ngayon, paghahain, ano po ang mga dapat nating ihain? At ito po ay medyo may pagka-weird pero ito po ay napaka-epektibo. Ang video ito ay para po sa inyo. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya po ng isinyal ko po sa inyo na ako po pinaghandaan ko talaga ang nung dumating ang 2019 na talaga namang lahat-lahat po dito sa aming tahanan, halos itaob ko ang aming tahanan sa aking mga ginawang ritual, sa aking mga ginawang paglilinis. At inayon ko lahat po yan sa punsoy. At kumbaga ultimo mga ilalim ng aming carpet and meron pong dahon ng laurel. At naglagay ako ng mga asin sa bawat kanto ng aming tahanan at talagang apaw-apaw ang asin sa aming asinan at yan po ay minumungkahi ko sa inyo na dadamihan nyo yung asin as in marami talagang asin dahil yan po ay diba pag mga bagong taon putukan po yan kumbaga diba tinataboy po natin yung mga bad spirit kapag po bagong taon. Ngayon kung kayo po ay may walang ritual na ganyan kagaya ng mga asin na sangkatutak at dahon ng laurel, alam nyo po ba, dun pa lamang sa labas ng gate ninyo, naaamoy na yan ng mga bad spirit, kaya hindi na po yan papasok pa sa inyo. Yan po ay napaka-epektibo. Kasi habang nagpuputukan po yan, hindi alam ng mga bad spirit kung saan sila pupunta. Eh kung kayo po ay walang karitwal-ritual sa inyong tahanan, ay di sa inyo ang pasok niyan. Tapos yung bang antahimik pa na tipong hindi po kayo ng mga nagpapaputok, ay sa inyo kaagad ang pasok ng mga yan. Ngayon po, ganito po inyong gawin. Damihan nyo po yung inyong asin ha sa inyong tahanan. Yan po ang pinaka-numero uno, tapos mga dahon ng laurel. Tignan nyo nga po ako, napakadami kong bumili ng dahon ng laurel. Pero mas marami pa po nung mga nakaraang araw kasi kung mag-insenso lagi ako ng magsunog ako ng dahon ng laurel at mag-insenso ng aming tahanan. Talagang napakarami ko po maglagay ng dahon ng laurel at hindi ako nanghihinayang kasi yan nga po kumbaga nagdadala talaga ng swerte. Lalo-lalo na yung aroma niya, napakabango. Na-try niyo na ba po maglamukos yung kumbaga mag-ano ng dahon ng laurel sa kamay? Okay na okay po 'yon tapos ang bango ng inyong kamay. At ganun din po yung money magnet na aking ginawa na meron pong olive oil. At yun po ay napakabango. At ganun din po yung paglalamas ng dahon ng laurel at yun ay nakapit yung mismong aroma niya sa kamay. Yun po ay nagdadala ng swerte. Ano po ang mga dapat nating ihain sa ating tahanan, lalo-lalo na ng A1, yung pang pagsalubong alas 12, yung dapat nakain na siya at kumbaga, naka-ready na lahat at kumbaga, kailangan ilista nyo na ang mga ating mga nabanggit ng mga nakaraang video na kagaya ng lechon, kagaya ng bilo-bilo, or kaya palitaw, or kaya po yung mga seafoods, at saka ganun din po yung mga may laman ang loob, kagaya ng mga siopaw, siomay, or kaya po yung relleno ng bangos. Ayan, yan po yung mga magagandang ihain natin sa ating lamesa sa pagtungtong na alas 12, yung pagsalubong. Ngayon po, wag na wag po kayong paalala na naman, wag na wag po kayong maglalagay ng coins or kahit anong klase ng pera sa ibabaw ng lamesa or nakasabit sa may lamesa. Wag na wag nyo pong gagawin yan dahil yan po ay kamalasan ng buong taon. I-try nyo po yan. Kamusta po kayo ng mga nakaraang taon? Yan ba po ay ginagawa nyo? Yung tipo bang marami kayong coins sa lamesa? Ginagawa nyo pa ba yan? Kamusta naman kayo ng mga taon na yan na kayo ay naglalagay ng ganyan? Kung ang sagot nyo po ay kasi marami akong bossing na manunood at marami din akong kakilala, hindi pa ako nagbibideo noon. Marami akong kakilala na ganyan na ginawa. Tinaray nilang hindi maglagay nung bagong taon nitong 2019 at saka parang nakapagpayo na ako nito mga 2017 pa lamang. Na binago niya, inalis niya po.
kamusta sila ngayon? Okay na okay po sila. Kaya minumukahi ko kayo kung kayo ay maglalagay ng ritual. Ang mga coins ay sa may altar lang po natin ilalagay. Huwag na huwag po kayong maglalagay sa lamesa. Ayan po ay paulit-ulit para kumbaga ay lahat po tayo ay maging okay sa pagsalubong ng 2020. At pagkatapos po niyan ay ganito na. Ito po ang ating gagawin. Ayan, bubuksan ko lang ang aming kandila kasi dito ay may electric pan. Ayan. O, ba't po ako nagbukas ng kandila? Binuksan ko na po ito kanina. Inaisip ko, bubuksan ko na lang maya-maya kasi baka mapawid ng ano. Kaya inulit ko po ang pagbubukas. Ayan. Ito naman po ay pang-aalay lamang. Dapat po, sa isang plato, di ba, nakahain na po yung inyong mga pagkain. Ngayon, mag-alay kayo ng isang plato sa lamesa. Pero ito ay lalagyan nyo ng kandila. Ito po ay para sa mga blessing. Diba, yung may mga good spirit ay papasok sa atin. Kasi nga, tinataboy natin yung mga negatibo, yung mga ritual natin. Yung good spirit po, kaya sabi ko po sa inyo, diba, nagtataboy ang mga asin, daon ng laurel, limbawang, ng mga negatibo at ng hihikayat ng mga positibo. Ngayon, syempre, may bisita tayo, positibo. Yan po ay mag-aalay tayo ng ganito. Kumbaga, bibigyan natin ng space ang good spirit. Para po sila ay makisalo sa atin at ganun man ay pagkalooban po tayo ng blessing. Gawin nyo po ito sa pagsalubong ng alas 12. Dapat po meron na kayong ganito sa inyong lamesa. Kumbaga, bibigyan nyo sila ng space sa inyong tahanan, yung good spirit, yung swerte. Para po sila ay kumbaga lumakas ka sa kanila para po kahit anumang kahilingan na inyong hilingin sa 2020 ay agad po itong matutupad. Kung ito po ay bago pa lamang sa pandinig nyo, ito po ay napakabisa at napakarami ko na po nabigyan ng ganitong payo. At ito po ay ginawa ko nga nitong pagsalubong ng 2019. At ito po ang talagang kaunaw na ako mga ginawa doon, binuksan ko kaagad. Parang mga nasa ano pa lamang po siya, malaking kandila ang aking mataba po siya. Kaya parang nagsindi na kaagad ako. Parang mga 11:30 na agad ng gabi, nagsindi na ako na agad ng kandila kasi baka po makakalimutan ko pa po siya. Kapag po nandiyan na, nagpuputo ka na, nagtatalo na, nagbibilang ng pera, para pagsalubong ay may liwanag po kami sa aming hapagkainan. Ito po ay magbibigay sa inyo ng swerte, tagumpay sa inyong buhay. Ito po ay napakabisang pamamaraan para po maakit natin ang swerte at igalang po natin ang espiritu ng swerte at makisalo siya sa ating hapagkainan. At meron po kayong liwanag ng ating buhay dahil ito pong liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay ay talaga namang napakabisa, lalo-lalo na po mga kapangyarihan ng kandila. Dahil ang kandila po ay hindi po yan basta-basta, bawat patak po yan ay may mga ibig sabihin. Ayan, meron po kasi ako electric pan, kainit po kasi kaya namamatay na ganyan. Ayan, kung ako po sa inyo ay ngayon darating na 2020 at hindi po kayo nagaganto ng liwanag ng inyong tahanan kasi nagsasalo-salo po kayo dyan eh. Mainam po na meron po kayong liwanag ng inyong pamilya. Diba po, ito yung liwanag na ating buhay. Tapos, yung plate na ito, ganyan-ganyan po ha, ipapatong nyo po dyan sa gitna. Yung plate na ito ay para po sa spirit, sa good spirit, na ma-welcome siya sa ating tahanan. Puting kandila po ang ating kailangan. Yan po ay napakabisa, lalo-lalo na pagka alas 12 yung pagsalubong ng 2020. Yan po ay, nako, ewan ko na lamang kung hindi kayo siksik, liglig at umaapaw na biyaya kung kayo ay minamalas ngayong taon ng 2019, inuulang kayo ng kamalasan, tsunaming swerte ang darating sa inyo sa 2020. I-try nyo po ito. At ito po ay napakabisang pamamaraan para ma-welcome sa atin ang swerte. Itaboy ang kamalasan at i-welcome ang swerte. Pasaluhin sa ating hapagkainan. Ito po ay liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. At pahabol po pala mga bossing. Bukod pa po yung pagsisindi niyong ganito sa may hapagkainan at bukod pa po yun sa may altar ha. Sa may altar, dapat po ay mayroon tayong liwanag doon ng ating buhay. Mas mainam, lahat ng kulay ng ating mga kandila ay may sindi po kayo.
pagtungtong ng alas 12, dapat bukas na po sila. Kasi yun po ay liwanag na ating buhay. Para lahat ng kulay, pero bukod lamang ang itim. Huwag po kayong magsisindi ng itim sa bagong taon. Yan po ay mga bad spirit ang papasok sa inyo. Ang mga sisindihan nyo pong kulay, kulay orange kasi for money po yun. Sumunod, kulay green for money din. At syempre, ang yellow. Tapos, red. Tapos, blue. Pink. Ano pa ba? Kung makakahanap po kayo ng gold, na gold ng kandila, yan po ay napaka okay na okay. Perfect po yan. Dahil financial, at ganun din yung masyadong tikom po kayo sa, umagay, nagpo-flow ang swerte, pagkatapos makakatikom. Kasi yun ang pinaka-importante. Mahirap naman tumikom po kayo, tapos walang flow, ay di gutom. Hikahos ang nangyari, gutom isang taon. Kaya kailangan may paparating na mga swerte. Tapos, sabay tikom yung swerte, dire-diretso. Kumbaga, nabibili natin yung mga gusto natin, tapos sabay nakakaipon din. Kasi baka naman po kasi hindi na tayo bumili ng mga gusto natin para lang makaipon, ay di hindi rin tayo nagiging happy. Dapat, ang ritual po ng ganyan, yung dire-diretso yung swerte para makabili tayo ng ating mga gusto. At pagkatapos, at the same time, ay nakakaipon tayo. Yun ang pinaka-the best known. Nabibili ang gusto, tapos nakakaipon. Hindi po yung kumbaga kaya ka makakaipon dahil talagang sobrang tipid at hindi ka nakakabili ng gusto mo. Dapat ang wish natin ay dumating na dumating ang swerte, pagkatapos mabibili natin ang gusto natin at the same time ay nakakaipon pa po tayo, di ba? Yan ang pinaka the best talaga. Yan po ang dapat nyong gawin bukod po itong ating ritual na ito, ha. Ito po ay okay na okay. Ito po sa lamesa, tapos bukod pa po yung sindi na ating kandila. Basta kailangan ay meron po kayong tirikan ng kandila na malayo kayo sa sunog. Kasi baka po kayo ay masunugan kapag po yan isa sa higlamang or nadanggi pa at naano pa sa kurtina. Dapat po safe na safe lahat ng bagay. I-ready nyo na ang mga ganyan ritual natin para po pagpasok ng 31 ng mga December, hindi kayo arugaga. Kagaya na nangyari nga po sa akin na ako'y arugaga, na ako'y inabot pa ng alas 12 at ang aking palitaw ay nakalubog. Ayan, instead na lumutang, palubog. Kaya yan kumbaga ako'y concerned po sa inyo at baka po kayo mangyari sa inyo yan. Kaya huwag nyo pong baliwalain, ilista nyo na siya at bumili na po kayo ng paunti-unti ng mga kulay ng kandila. Dahil yan po ay napakaswerte sa ating buhay. Liwanag po yan ang ating buhay. Mas maganda po na meron po tayong ganyan para po sobrang liwanag ng ating buhay sa darating na 2020. Yun lang po guys. Salamat po.